Good day, another episode sa Kirby Motovlog YouTube channel. Today's video, meron tayong release na J500 2024 model special edition. Okay, samahan nyo kami guys. Activate natin yung unit. Lagyan natin yung side mirror, gas. Tsaka lagyan natin yung battery and solution. And demo natin sa client itong J500 2024 special edition. Okay, samahan nyo guys. Let's go! Dalawang susi na po. Pagbukas ng tangke, ito po. 14 liters capacity. Premium po yung gas o kulay pula. Pagbalik po, sarado. Yan po. Pag start po, hintayin nyo po matapos yung load bago nyo po i-start. O yung loading ng panel o yung TFT display. Dapat naka-neutral tsaka nasa baba po. Pag nasa taas to, walang power. Dapat ibaba mo siya. Bago mo i-rev or panda rin, dapat may 60 Celsius siya. Ngayon po, wala pa po siyang naririd. Kasi malamig pa po. Nakikita sa panel, gear indicator, RPM, fuel. Nagbiblink po siya because 4 liters below. Pag 5 liters o 4 liters, 1 bar, kung hindi ako nagkakamali. Odo, tas temperature. Ito po, napapalitan po yan. Ayan. Click mo lang tong left button dito sa trip A tsaka trip B. Pag i-reset, hold mo lang tong left button. Diyan mo malalaman ko yung Las Piñas to Manila kung ilan na yung tinakbo po. Ito reset din po natin. Meron na siyang 2-odo kasi na testing na siya sa ibang bansa. Indonesia po to, made in Indonesia. Kilometers per liter, dito naman right button, sa baba naman. Range kung ilan lang laman ng tangke. Diyan mo malalaman. Average speed, total time, 5 minutes na siya nakabukas, nilagay na yung battery. Voltmeter o battery, yan po yung voltahe. 11.4, discarga po yung baterya. Pero ito, standard po to. Kilometers per liter, yan. Tapos yung oras, ayusin sila lang po natin. Yung range po, kung ilan yung laman ng tangke, diyan mo malalaman kung ilan pa yung kayang itakbo ng tank capacity mo. Napapansin mo, bumaba na yung idle o yung RPM. Kasi painit ang painit. Pag 60, mas stable na po siya. Habang hinihintay natin 60 Celsius, check mo natin yung mga electronic, mga signal light, tsaka headlight. May hazard na po siya. Ito hazard. Ito po. Signal light, left side, right side. LED na po ito. Tapos, passing, kung mag-overtake ka, high and low. Lagi nakabukas yung headlight once na nakabukas na yung makina. Busina. Sa likod naman po, try natin. Right side, signal light. Left side. Brake light sa unahan. Rear brake. Tapos hazard po sa likod. Ito po, naka 72 Celsius na siya. Almost 60 na. Pwede mong i-rev. Unang rev po, ikaw po. Yan po, nice one. Tapos, break-in period, hanggang 4,000 RPM lang. Any speed, walang problema. Hanggang 350 odo. Ito po, 4,000. Shift na po. Pag nag-351 naman, odo, pwede na sa 6,000 RPM.
hanggang 1,000 odo. Pag naka 1,000 odo, tapos sabay change oil, pwede na pong sumagad ng RPM. Unang service po, PMS or change oil, 1,000 odo or 1 month. Kung ano po yung mauna. Pero sample, naka-change oil ka na o 1 month na, tapos wala pang 1,000 odo, may break-in period pa rin. Dapat maka 1,000 odo ka po. Yes po. So, ang hinintay naman natin, yung mag-bossing radiator pan, mga 104 Celsius o 102 Celsius. Ngayon, 78 pa lang. Yun po yung kasama sa mga PDI, kung lahat ba ay gumagana, yung electronic niya. Kapag hindi gumana yung radiator pan, pwedeng malo, ma-high temp o mag-overheat yung motor. Kaya dapat ma-check natin kung under po. Tapos coolant, dito po naglalagay. May level naman po, low tsaka pull. Naka-pull naman siya ngayon. Pagtatanggalin mo to para mailagay mo. Kulay green po yung coolant. Parang sa kotse rin, nilalagay po siya ng coolant. Tapos dito po nakikita yung oil. Kung marumi pa o malinis. May level po yun, low tsaka pull. Pag nakabukas, bubababa yung level kasi umaangat yung langis. Pag nakapatay, naka-center, kita mo yan. Special edition to, may kasamang slider, tank pad, tapos yung cowling. Bali, pinakita ko lang yung cowling kung paano nakalagay. Ipalitan lang natin yung pang-upuan. O. Tapos radiator cover. ABS po yan, front and back. Kahit mag-pull brake ka, walang problema. Sample, naka-size stand, tapos nag-first gear ka, mamamatay po. Ayan, diba naka-size stand, tapos nag-first gear ka for safety. Ito, kasama na po to windshield, no? Yung visor na. Meron pong PSI yan, angin ng gulong sa unahan, 28, sa likod, 32. Size ng gulong po, 110 by 70. 17 inches yung rim o yung mugs o yung gulong. Tapos sa likod naman po 150 by 60, 17 inches din. Bale, warranty po 3 years engine tsaka electrical. Hindi kasama sa warranty mga gulong, kadena, brake pad, rotor disc, shock, battery, ilaw, oil seal sa shock, hindi rin po kasama. Lahat ang consumable. Oh, cash ano lang po, engine tsaka electrical lang po. Tsaka yung clutch cable, hindi rin po kasama. One down, five up po to. Transmission. Magpapalit po kayo muffler, dapat 1,000 auto. Bago kayo magpalit. Kumare, ha? Pero sir, mayroon pong terms and condition. Sample, nagpalit ka ng muffler, may nasira sa panel, hindi naman siya nakaka-affected. Okay lang po, may warranty pa rin. Pero kung nagpalit ka ng muffler, may nasira sa loob ng makina, yun po yung dahilan, baka yun po yung dahilan, pwede ma-void yung warranty. Pero kaya, ina-advise namin 1,000 auto para ma-check natin kung may problema ba yung makina or wala po. Pero so far sa mga na-release naman namin, wala naman po nagiging problem. Basta sunundin na lang po yung 1,000 odo bago magpalit. Break in muna. Ito po yung mga brake fluid sa likod. Sa unahan, ito po. Konti na lang, 95 Celsius na o 96 na. Ito po nagbossing radiator pan. Yun po yung mainit pag traffic or pag nagbukas. Mas mataas yung chance magbukas yun kapag traffic kasi hindi walang hangin, naka-steady lang yung motor. Pero yung buga naman niya palayo sa rider. Hindi naman papunta sa'yo. Tapos kung maaari bago mo patay yung motor, hintay muna matapos yung ikot ng pan para mas matagal yung buhay ng pan. Possible kasi pwede mag-stack up pag binuksan, pinatay mo. Pero pwede naman mapatayin kahit nakabukas. Huwag lang palagi. Ito po yung proper kill switch. Yan po. Pwede rin naman po dito, pero po yung proper. Ito po. Tapos pag lock ng motor, yan. Lock na po siya. Pag unlock, ganito lang po. Yung paddock hindi po kasama. Sa panel po, hold mo na tong dalawang button. Kung may adjust ka ng oras. Ito, vehicle settings. Hold mo tong dalawang button. Vehicle settings, yan. Shift lamp. Kung may naka 350 auto ka na, gawin mo ng 6,000. I-adjust nyo na lang po. Tapos, display. Yung brightness. Yan, sir. Standard naman po yan.
Tapos, date and clock. Ay sila natin yung oras. Or date po. Pag tinanggal yung battery, doon lang siya mare-reset. Pero ngayon, kapag pinatay mo, wala na nung problema, tuloy-tuloy pa rin po siya. 16. Ano po yung format ng oras? 12 hours o 24 hours? 12 hours. 12 hours? Ano oras na po sa inyo? 4:32. Tapos pagbabalik ka pa sa isang menu or may papalitan, ito ang right button. Servicing reminder lang yan. Kung babalik ulit sa main panel, hold mo na itong dalawang button. Yan na po. Pagbukas ng... Ito, dito po, sinususian po siya. Pihit po, tapos angat na po to. Yes po. Tapos pagtatanggal ito, hihilahin na po to. Ito po, hilahin nyo po ito pag tatanggalin. Dito po nakikita yung battery tsaka tools. Ito po yung sabitan ng helmet kung gusto mong ilagay. Tapos ito. Pwede ka maglagay dito kasi nababasa po. Kumari yung mga registro o resibo nasa bag lang po. May question pa po kayo? No? Hintay lang natin insurance saka resibo. Kailangan po lumabas yung motor na may insurance na bago i-release. Yung resibo po pang travel, 5 weeks po yun. Tapos kung may OR zero po, i-update ko na lang po kayo. Si sir po kayo. For inquiries, meron tayong Globe number na 0995-728-0654. Viber ready na rin to. Store location namin, Kawasaki, Las Piñas, malapit sa SM South Mall. Visit lang po kayo dito. Welcome po kayo dito palagi. Pwede kayong mag-inquiry o i-check mga unit natin na available ngayon sa 2024 lineup ng Kawasaki. 9 a.m. to 6 p.m. kami, Monday to Saturday. Okay, hanggang dito lang yung video ko. Ako po si Kirby Motovlog. Maraming salamat sa mga sumusuporta. See you soon. Bye-bye.